kuya, hindi ko na makalimutan. Pero nakalimutan na niya ang mga yun. Paano? Isang milagro ng Diyos. Minsan, iyak ng iyak ang mami mo. Malalim na malalim ang sugat ng kanyang nakaraan. Ang pighati niya at galit ay abot-abot sa langit. Parang sakit na hindi mahilo. Dahil sa isang pangyayari. Oh, anong pangyayari? Umiiyak siya noon. At nagkaroon kami ng healing. Healing of memory. Itinuro sa akin sa charismatic. Kaming dalawa lang nandito noon. Kakalayas lang ni Pangga at hindi ka pa nga umuwi ng tatlong araw. Akala niya lumayas ka na rin. Healing of memory. Ano, napansin mo ba? Hindi na siya sumisigaw. Naalala mo ba noon? Ako, nasagi ko lang yung pinto. O, nagsisigaw na. Tinadyakan pa ako. Pero ngayon, kalma na siya. Wala talagang hindi mababago si Lord. Ako, mahirap akong baguhin. Nako, lahat kaya ni Lord, pati ikaw. Ako, ayokong magbago. Grabe siya kay Alba noon, ya. Mabuti bumalik pa si Alba. Ay, ako ang nagkumbinsi kay Angga na bumalik dito. Pinuntahan ko siya sa opisina niya sa Makati. Sabi ko sa kanya, nagbago na si mami niyo. Nagbago nga ba? Sige na, ya. Magpipinta na ako. Tulog ka lang. O, sige. Pag-isipan mo sinabi ko sa'yo, ha? Good night. Good night. Good night. Isa lang ang bunga, no? Noon, hindi nawawala ng bunga-bunong yan. Pula-pula, tapos kakaiba yung lasa, masarap. Ah, pero alam mo ngayon, bihira na. Nagulat nga ako, namunga nung isang linggo eh. Alam siguro, darating ka. Gusto mo ng asin? Balang pala. Papakin natin. Sige. Hindi ka naalis. Nag-usap na kami ni Mami. Si Mami, ako lagi sinisisi sa paglayas mo. No ba? Hindi ikaw. Si Mami ba? Hindi rin. Ang sitwasyon, ang atmosphere, ang lahat-lahat. Itigyan mo naman, di ba? Nung isang linggo pa namin pinag-aawayan niyan, ini-insist ko na dalawin namin si Daddy sa ospital. Pero si Daddy na rin may problema. Uy, mabait si Daddy ah. Ah, sa'yo siguro. Alam mo, dati tinatawagan ko siya sa kanila. Ayun, minura ko. Maalas raw na tumatawag ang anak sa labas sa bahay ng unang pamilya. Nung bata nga ako, akala ko ampun ako. Kasi kung magalit sa akin si Daddy, grabe. Minsan, di ba, initsa ako? Malit-lit ko pa nun. Naramdaman ko, paglipad. Tapos kung mag-away sila ni Mami, parang mga dragon. Tinitignan ko nga sarili ko sa salamin kung kamukha ko si Mami. Di nga eh. Santos na santos ka nga eh. Yung ilong mo, prominent. Pero yung mata mo, medyo singkit. Kailong ko si Mami, ikaw ang kamukha ni Daddy. Hoy! Pango si Mami. Matangos ang ilong natin dalawa, katulad mo kay Daddy. Pero tama ka. Nangilabot ako nung isang araw. Tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Carbon copy ako ni Santos. I hate being a bastard. Bakit? Kasal naman sila ni Mami ah. Sa West lang. At hindi pa alam ni Mami noon na number 2 lang siya. Alam ko rin pala? Oo. Kinwento na rin minsan sa akin ni Mami. Nung depressed siya. Nung lumayas ka, she revealed everything to me. I bet not everything. What do you mean? Ano naman yan si Senora Leda? She has a tendency for white lies. Pag nagsisinungaling yan ng bata pa tayo, sasabihin niyan, okay lang, basta white lie. Ang problema, hindi lang white lie, pati niyata rin. Blue, green lie. Oo, anong mga black lie ang nalaman mo? The truth. So what's the truth? Ano naman ang bagong chapter na marireveal sa ever-unfolding life ni Senora Leda Santos? Gusto mo talaga malaman? Daddy raped her. Bull. Now that's the blackest lie ever. Gusto mo talaga... Gusto mo yung totoo, di ba? Yun yung totoo. Naniniwala ka naman. Bakit ikaw hindi? Oh.
to explain everything. That explains everything. It explains my whole goddamn fucked up life. Eh, paano ba kaya siya? She was forced fucked. She forced her fucked up life to her children. Kaya ako hindi ako mag-aasawa, hindi ako magkakaanak. I want to end this cycle of fucked up lives. Ako si Aran. Isang siraulong pintor, son of a woman who was raped by her own husband. God! Why did she marry her rapist? Ewan ko. Sabi niya, she eventually loved him. Oh, you really think mommy loved her dad? Really loved dad? Aba, malay ko. This house. It's a house full of secrets. But yeah, I think she loves dad. Of all the things she told me, if there was something purer than truth, well, I think it was her love for dad. Loved? How could she love that rapist? Wait, don't talk of dad like that, ha? Huh? He was a good man. He was good to me. Yes, he was good to you. He loved you more. And mommy? Aba, she loved you more. You were her star child who won all contests, got all the awards. She spoiled you. Kaya, intindihin mo siya, Aran. Ikaw na minahal niya, ha? Putang buhay eh. Malas nga. She loved the wrong child. Did you know that dad was not the first man to rape her? Hmm? Yeah, she was raped earlier in Palawan by the governor. Ayun, nabuntis. Pero hindi niya pinalaglag yung bata at nung pinanganak ito, ibinigay niya kay Lola para matakpan ang kahihiyan nila. Pinalabas na lang na magkapatid sila. Sino? Si Tita Selma? Si Tita Selma, anak ni Mami. Kapatid natin si Tita Selma. This is so complicated. Life is complicated, boy. Who told you it was easy, ha? Pilip ako sa'yo. Pilip rin iintindi si Mami. Nahalala ko naman, pinaghihigib ka niya ng tubig. Nung naghihirap tayo, ikaw pa yung pinaghuhugas ng pinggan, pinaglilinis ng bahay, at hindi ko makalimutan yung kinakat ka niya sa bathtub. She was growling. She was crazy. Nahalala ko rin noon, when we were kids, I was watching Speedy Gonzales on TV while Mama was whipping you on one side while you were reciting Invictus para sa contest sa school. Nahalala ka noon, di ba? Kinalimutan ko na yan. Pero naaalala ko na hinubaran niya ako habang tangan-tangan ka niya. Baby ka pa nun at tinatakot niya ako. Iiwan ka namin ni Aran, masama kang bata, uwi na kami sa Palawan. Tapos naaalala ko ng birthday niya. Sinulatan ko siya ng tula eh. At ikaw naman yung pumitas ka ng bulaklak sa garden natin. Saya-saya niya nun. Kinuha niya yung bulaklak pero nalimutan niya.